Hi guys, this is Nicole. This Jim. And welcome back to my YouTube channel. So, for today's vlog, tayo ay maglo-look back sa aming 2019. Kamusta ba ang 2019 mo dad? Okay, masaya. Ano? So, gumawa ako ng questions and ngayon ay sasagutin naming dalawa. So, ang first question is, describe our 2019. Yeah, sa akin, ano, challenging yet fulfilling. Kasi maraming nagdaan na problema. I just have to be positive. At the end of the day, everything will be alright. So, sa akin naman, ang 2019 is a roller coaster ride with full of heartaches. Pero, nung fourth quarter ng year is bumawi naman si Lord sa amin. Yay! Ano ba yan, dad? Wala. Kasi today is January 1 and wala pa kaming tulog. Kasi sinet namin to yesterday, pero busy sa preparations. Pagpasensya nyo na guys yung boses ko. Puyat. Puyat, uminom kagabi, hindi na kainom ng tubig. And uwi pa kami ngayon ng Antipolo! Number 2, highlights of 2019. Yung Bangkok travel natin and yung moving out. Yes, very memorable yung Thailand trip namin. And moving out talagang very good decision siya na mag-move out kami. So, yun talaga yung pinaka-highlight, yung pag-move out namin. So, sa akin, maraming highlights. Kasama na yung kay Daddy. And then, yung nagkaroon ako ng home-based job. Tapos, nagkaroon ako ng YouTube channel na na-enjoy ko talaga siya. Subscribe! And yung every out family outing namin. Then, yung ref namin, highlight talaga yun ng pag-move in namin sa new place namin. And then, good health. Sa buong taon, yun na yung pinaka-bonus sa amin is walang nagkasakit, every... kami tatlo and yung family namin, both side is good health sila na sobrang thankful kami this year and sana sa mga susunod na year ganun pa rin naman. And isa pa sa highlight is yung nag-declutter ako ng makeup kasi napakasakit yun para sa akin. Napakasakit talaga. And last is, nagkatotoo yung New Year's resolution ko na not to buy lipstick for 10 months. Congratulations. Good job. This year, let? Oo. Ew! Eh kasi naman, ito lang naman ako sa bahay, hindi na kailangan ng masyado maraming lipstick, di ba? At saka, ang last highlight ko for this year is, I lost my trust to God, but now everything is okay. Ang susunod ay, what's the bad and good in 2019? Ay, wait lang, ako. Oh, so ako muna. Hindi, ako na. Ako muna, isa, palitan tayo. So, na-chogi. Okay. Ang first bad and good ko for this year, due to a lot of problem na nag-rise noong first quarter and second quarter is parang connection ko yung faith ko kay God. Kasi parang hindi ako sanay na ganitong kadaming problema and then I talk to my friends, to my family, bakit ganun, bakit ganyan, and no one, yung parang walang nagbibigay sa akin ng tamang sagot. Then I posted that issue in Miss Satio ko IG post kasi sabi niya may essay doon. So, may nag-reply sa akin na unknown person and sabi niya sa akin is basahin ko daw yung Bible verse na Job 2:10. And then, pina-explain ko siya sa father-in-law ko and grabe, nahiya ako. Hiyang-hiya talaga ako kay God. And ayun, na-realize ko na maling-mali talaga ako na napaka-walang hiya akong anak niya. And
nun, sabi ko kay, so after nun, I prayed, I asked for forgiveness, and kahit na kaka-ask ko lang ng forgiveness sa kanya, is nag-ask ulit ako sa kanya ng isang favor na kung gusto niya kami mag-move out, mag-gumawa siya ng paraan para alisin na kami sa bahay. And kung gusto niya kami magstay, sabihin niya sa amin kung mag-stay kami. And then yun, he gave me an answer na, oh, mag-move out na kayo. And maganda naman yung naging result ng pag-move out namin. O, ikaw naman, salitan. Sa akin, ang bad noong 2019, yun, nagdadaanan naman to ng every family. Kasi ayun, nasusubok talaga yung pamilya na daan sa problema. Pero syempre, thinking positive pa rin naman ako na maayos ang lahat. Ayun, in time. And everything will be good. Tapos, yung good naman, 2019, ayun, yung pag-move out natin na at first we were scared. Talagang hindi namin akalain na ano, na kakayanin namin, pero ito. Mahirap talaga, pero ano, masaya naman. Kayang-kaya, tsaka it's time na rin naman talaga siguro na ano, yung talagang nagsusulat talaga tayo in the future. Ayun. Another bad and good is yung pag-move out. Syempre, nawala tayo sa comfort zone natin. And the good is yung pag-moving in. And kasi, grabe talaga yung naramdaman namin na happiness. Hindi siya mabibili ng pera. Kahit na ang laki ng nagastos namin sa pag-move out, pero hindi mo panghihinayangan yun. Diba, Dad? Diba, Dad? Hindi mo panghihinayangan yung mga nagastos mo kasi yung happiness, yung peace of mind, yung happiness ni Janela. Sobrang thank you. So the bad is hindi masyadong pumatok ang ating channel. So positive ka lang, mami. Dadaan. And ayun, kasi naranasan ko rin na magpasab to sub for first 2 months and na-realize ko, tama na. Kung sino na lang yung gusto mag-sub and makaka-appreciate sa channel ko, yun na lang yung pasasalamatan ko. And the good is, nag-decide na lang ako na gawin ko siyang hobby and diary of our life para naman after 10 years, 20 years, and malulook back namin tong mga ginawa kong video na kalokohan and ma-enjoy namin siya, di ba? Yes. Kaya ginagawa ko na lang siyang diary. Kung may mag-subscribe, salamat. Kung wala, salamat pa din, di ba? At least, kasi yung editing, na-enjoy ko talaga siya. Na-enjoy ko yung sarili ko. Yun yung pinaka-importante, di ba? Gawin mo kung anong nakakasaya sa'yo. Wow, di ba? So, ang isa pang bad and good ko, trusting another person, bad talaga yun. Kasi, basta yun, so many things happen. Pero after all those problems, nakita namin kung sino talaga yung taong nag-stay sa amin. Di ba? Kung sino yung nagmamahal, kung sino yung talagang family is forever. So, next is, what did you learn in 2019? Wala akong masabi. Pero, siguro, more on improvement na lang sa sarili. Yeah, sa bahay kasi, minsan tamad. Siguro, improvement yung sarili mo na maging masipag. Ayun. Sa trabaho, mas gagalingan mo pa para ma-promote. Pabibo. Ayun. Sa family, siyempre, mas magiging fatherly and husband. Ayun. Siguro, more on improvement na lang sa sarili. So, sa akin, what did I learn in 2019 is the heart can forgive, but the mind cannot forget. Learning yun, ah. Learn? Turn. Oo nga.
Okay. Na-learn ko na ano, the heart can't forgive. More on discovery. Oo, na-discover ko na hindi pala ano, basta yun na yun, wag na nating i-elaborate pa. 'Di ba? And na-learn ko magluto. Oh, diba? Congratulations. That's a very big thing sa amin dalawa, yung matuto kong magluto talaga. Sabi nga nila mami, nataba ako eh. Dahil sa luto mo yun. Kinaubusin eh. Huwag na diet tayo. Okay. Diet na kami. Okay, amoy yung luto. Dapat onti lang yung pinapamalengke mo. Di, konti lang yung kanin natin. Bawas ng ano, kalahati. Mag-less rice tayo. Ah, less rice. Less rice kami. Tsaka tumaba kami this holiday season. Buffet, party, Christmas party, birthday ko, birthday ni Naz, lahat na. Ang dami namin napuntahan. Na-learn namin na pag may changes sa buhay namin is huwag kaming matakot. Katulad nung yung fear namin na pag-move out, na takot talaga kami. Pero kaya pala namin kasi magkasama kami. And na-learn ko na we have teamwork at its finest to the highest level na napaka everything is okay. Ang galing namin mag-coordinate, mag-time management. Oh. Di ba? Kasi dati naman, ano, babe, ganyan, wala. Talagang diba? Ganyan-ganyan trabaho. Mm. Ngayon talagang sharing. And isa pa is na-learn ko, is hindi talaga ako nagpi-please ng ibang tao. Nagpi-please din ako, pero yung kung sino lang yung dapat na nasa buhay ko. Kaya siguro ako nagkaka-issue. And sa sobrang dami na nangyari this year, is hindi talaga namin dinefend ang sarili namin. Kasi ang importante sa amin is yung kung sino yung naniniwala at nagmamahal talaga sa amin. And may mga chismis na kaming narinig. And kung ikakasaya mo yon, gora lang. Baka ikasad mo pa na hindi mo masabi yun sa iba. May mga nagtatanong sa amin. Sabi ko, oops, hindi galing sa akin yan. Because I want to clear kung kayo mo narinig yan, dun mo narinig yan. Sa akin, wala kang narinig. Pero I hope that you are happy because we are happy on our own. Yun, di ba? I wish you is... mini-wish ko na happy ka pa rin. Diba? Everything happy. Everyone happy. And then, hindi lahat ng battle is dapat nananalo ka. So, may mga battle na dapat nile-let go mo na lang, nag-move on ka na lang, iiyak mo na lang, and then, ano na? Pray buti, lang. Pray lang. And then, pagising mo, maganda ka na ulit. Diba? Diba? Kasi diba, kung hindi naman worth it na ipaglaban, huwag na. Tama na da, diba? Hindi, basta alam mo naman sa sarili mo na ano yung totoo. Yun yung importante. Yun. Kung ano yung totoo, parang ano, okay na, sige na. Dun na. Parang, alam mo naman yung... Yung ano? Yung totoo nga. So, yun. Correct. Wala kang dapat ikabander. Ikapag-alala. Hindi lang maiwasan na maging dito sa journey na to, na maging negative ako, na masyado ako mag-overthinking. But my husband is so positive. Though, this year, nakita ko siya na nagalit siya, masama yung loob niya. Ito na talaga yung parang peak na nagalit siya na ano, na never ko nakita sa kanya in almost 5 years in a relationship. Pero sobrang positive pa rin niya. And very good, ano, very good, ano ba yun? Ugali, basta napaka-positive nung ano niya. Ugali pa rin niya despite that. Siyempre, ano na mangyayari kung negative ka? Pwede, since ikaw yung head of the family, you should show positivity. Para ma-flip din yung family. Pero may mga days na siya din yung down. So, ang ginagawa namin is ina-uplift lang namin yung isa't isa. Kung sino yung down, di ba? Give and take. Yeah. And
sa kahit ano pa mang mangyaring sitwasyon, andyan talaga ang family mo. Family is forever na tumulong sa amin sa sitwasyon na sobrang thank you ako sa kanila dahil, ayun nga, kung nasan man kami ngayon, sobrang thank you po. And ito talaga ang pinaka-the best na na-learn ko this year. That trust God in every situation, storm, situation, or kung ano pa man na dilubyo na dumating sa buhay. Trust God and be thankful kahit sa small things, big things, in everything, sa mga sakit na dumating sa'yo, be thankful. Kasi hindi ibibigay sa'yo yan ni Lord kung hindi namin or hindi nyo kaya. Diba? Magtiwala ka lang sa Kanya. Ito talaga yung sobrang precious. Opo. Ito talaga yung na-learn ko this year na yung faith ko kay God is much stronger now. Kasi si Daddy hindi na-lose yung faith niya. Lagi niyang sinasabi sa akin, always pray, always pray. Eh, lagi din naman kami nag-rosary. And, but, tao lang din ako nagkamali. But then again, I ask for forgiveness. Ayun ang sinasabi ko. Importante din may na-learn ka. Oh, yes. Is what is your New Year's resolution? Una, mami. Simple lang. Tulad ng resolution ng marami. Magpapapayat ako. Hindi ko naman sobrang taba. Okay, malaki tiyang ko eh. Nag-guilty tuloy ako. Kasalanan ko. Ako naman, ang New Year's resolution ko is like last year. Po? So ako, ang New Year's resolution ko is katulad last year, not to buy lipstick in 2020 for 10 months. Kasi may pertaining month lang na pwedeng bumili, which is October and December. Kaya kung bumili ka na mailan, dapat mayroon ding ano. Huwag na natin pag-usapan yun. Eh, paano kung maubos yung mga, kasi pa-expire na yung mga liquid lipstick ko. Eh, paano na? Nga, baka ano, hindi ka na bumibili, pero iniipon mo yung isang bultuang ka naman, di ba? Hindi naman, Dad. Ilan lang yung nabili ko. Kaya nga, yun nga. Ilan nga. Basta konti lang. Less than 10. What you need lang. Mga 10. Basta kung ano yung maubos, Dad, yun lang yung re-refillan natin. Yun. Hindi na tayo mag-explore ng other lipstick. Next is more dishes na maluto ko, di ba? Kasi nauumay na rin ako sa niluluto ko, so kailangan natin mag-explore and i-take natin yung level natin to pro level. Last is less gadget time. So na-less ko yun kasi may mga times na pagod tayo sa trabaho, pagod tayo sa mga gawain natin sa bahay is dapat less gadget time and more time for Nella. I give you YouTube, okay? Next is, what are you looking forward for 2020? Prosperous New Year to our family and more travels. More travels, yes. And ako naman is nilista ko, ito lang yung nilista ko. Kasi sobrang dami ng nililook forward ko sa 2020 is no more heartaches, insults, and lies. Tama na po, please. And more YouTube subscribers and content. Baka naman. And oo nga, travels. Sana magawa namin this year na makapag-travel ng mga more than 2. And yung pinaka-wish namin ni Daddy na always pinipray namin is ma-regular ako dun sa job ko. Sana, sana. Oh, may wish ako. Ano? Nalo sa loto. Oo, let's look it forward na this 2020. Nela! Schooling for Nela. Pwede ba? Pwede na ba, Dad? Daycare na siguro. Oh, let's see. And then, syempre, just like last year, and good health sa family namin. Walang, basta at lang,
upo, sipon, okay lang yan. Pero wag naman yung major, di ba? Yun. Financial stability and more peace of mind. If kaya ko magkaroon ng second part-time, sana magawa ko. Pero parang mahirap kasi kami lang naman dalawa ni Janella dito sa bahay. So, since tapos na ang holiday season, balik tipid na naman tayo, Daddy. Ayan, looking forward. Ayan, nung titipid na naman kami kasi may goal kami na magkaroon ng sariling bahay, sariling kotse, and financial freedom. Sana makamit natin yan kaagad ngayon, 2020. Pwede ba yun? Second baby ba? Oo, kasama yan. Second baby. Sa second baby. Pero sana, by the end of year, baby na. Makapag-baby na kami. Second baby, para may kapatid na si... Nella! And then, more ipon, more fun, and always choose happiness. Lagi ko kang sinasabi sa mga friends ko is, do what makes you happy. So, yun, gawin lang natin kung ano yung makakapagbigay ng happiness sa atin. And katulad nga ng sinabi ni Daddy na happy, prosperous, and blessed year 2020. And laging sinasabi ni Daddy that 2020 will be our year! So, ayun, ang sarap pala mag-look back. And sa dami namin na paglaanan, na-realize ko that we are stronger than ever. Wow. we lose madaming nawala, pero madami din naman kami na-gain. And yun, talagang thank you Lord, thank you to our family, thank you to our friends na nandito pa rin sa amin, and we welcome 2020 with a happy, full, contented, and thankful heart. Positive. And positivity. Di ba? So, ayun guys. So, ayun guys. Ang saya gawin nito every end of year na mag-look back ka sa mga nangyari. Di ba? At ngayon, ang gulo-gulo na ni Janella kasi kagigising lang niya. Sana na-enjoy... Shh, no! Sana na-enjoy niyo ang video today. And please don't forget to subscribe on my channel. And if you like this video, hit the like button. Thank you for watching! See you on my next vlog! Bye! Ba't ganun ka rin?